Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po muli ay papasalamat una sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Gumawa po tayo ng panibagong masulapan. Kasi po hindi po sapat yung ating ginawang masulapan para doon sa pagkain ng ating manok at kinukulang po, hindi po pwedeng araw-araw makapag kumuha doon sa ating asula kasi kukunti po kung araw-arawin natin kailangan. Dalawang araw ang pagitan bago mag-harvest ng asula. Ngayon bumili tayo ng trapal o luna kung tawagin sa amin. Hindi po tayo bumili ng gloset kasi manipis at parang sako lang yun. Pero yung binili natin, parang Arabi rice siya. O malaki-laki ang ating gagawin. At ito na po siya. Bali, nakapag-ano na po ako. Ito. Ayan. Bali, ang haba nito. Ang binili po kasi natin 5 meters na trapal. Saka ang lapad, 6 feet. O mahaba at okay lang ang lapad. Parang kasing lapad din ang ginawa natin sa una. At gagawin po natin, medyo maayos-ayos na to kasi nilibil natin yung lupa at tinanggal natin yung mga damo. Hindi katulad dun sa una na hindi tayo nagtanggal ng damo. Bali, pang madalian yun na trabaho natin. At hindi natin nilagay sa level yung lupa. Pero ito, nilagay natin sa level. At ayusin na natin yung kanyang harang sa gilid. Meron tayong kawayan na kinuha. Yun ang pinangali pangdingding natin. Ayan po, tapos na po natin bakuran, paikot. Bali, lalagyan po natin yan ng plastic sa ilalim bago ang trapal.
para hindi siya direkta sa lupa. Hindi siya agad mabubulok. Bali, sasapinan muna natin ng plastic yan. Saka ano natin ng trapal. Nakahingin na po tayo ng plastic na ating ipangsasapin bago ang trapal. Sapin na po natin. Hindi kumasya, hanap pa rin tayo ng mangingi pa rin tayo ng plastic. Ayan, ipinang ng mag-iisda yung plastic nila sa styro. Ayan yun, nakakuha ulit tayo ng dito lang sa gilid-gilid plastic. Ayan, pagtatapal dito sa wala pang plastic. Ayan, natapos na rin po natin lagyan ng trapal. Luna. Lalagyan na po natin ng tubig. Tubig at saka dumi ng hayop, kambing, kaya dumi ng baka o kalabaw. Tapos po natin ihiban. Bali 3 pulgada lang po ang lalim ng tubig. Ang kulang na lang po lupa at saka pataba, dumi ng hayop. At syempre yung asula, at kukunin pa natin ng mabiyahe pa tayo ng 7 kilometro doon sa palayan. Kasi rito sa malapit may palayan rito, wala rito ng asula. Doon lang sa barangay na pinagkuna natin ng una, doon lang makakuha ng asola. Doon din tayo kukuha para rito, para ilagay rito. Gagawa, kukuha na po ulit tayo ng asola. Balang natin ng motor. May kambing. Nagtanim na po sila rito. Ay, may mga aso na nasa iba habaw. Pero yung ibang patay na ata yan. Hindi tayo kukuha. Madami pa yan. Madami pa aso ba yan.
hula. Dito tayo kumakain ng karaan. Wala pang tanim na palay, meron. Tsaka yung iba, naganda mga tayo na. Dito tayo hanap, medyo may ano rito, kaya lang nilulubluban to ng kalabaw. Kaya walang asula, ayan may kunting asula. Asula din dito. Madami din. Pero yung nakuha yung sushi. Ayan po, nailagay na po natin yung asula natin. Abali po yung medyo malabo yung tubig natin. Medyo malabo yung tubig kasi nilagyan natin ng dumi ng hayop, dumi ng kalabaw, baka, kambing, ipot ng manok. Kaya isang hindi malinaw. Apat na supot ng plastic na maliit ang nakuha natin doon na asula. Sapat na po yan, mga 70 siguro, ano na yan, wala nang bakanting ano yan, tulad nung nakaraan, tulad dun sa isa, bali 5 days nga lang yun, ano na eh, wala nang bakante yung ano na yan, yung tubig, puro na sola. Ito nilagyan muna natin ng ano to, pataba, kasi yun, nahuli yung pataba nun, nauna yung asola, ito. Inuna muna natin tubig, yung pataba, pataba ng asola, sa asola nilagay natin. Yan. Pwede rin ba hindi kayo maglagay ng pataba kung nandidiri kayo? Ang inano ko lang po kasi para medyo maging maganda yung tubo ng asola natin, kaya may mga pataba tayo nilagay. Medyo malaki-laki na rin po itong asola pa na ginawa natin. Ito na po yung medyo maayos na yung ano nila, wala na yung mapula-pula na ano ng asula. Maganda na po ang tubo nila. Bukas pa po tayo mag-ano nito, bali pangalawang araw bukas na po tayo mag-harvest. Yun lang po at maraming salamat po sa panonood. God bless you all. I love you.